Nung, siguro nung mga medyo palatter part na ng Otwal days, yun na yung time na siguro tao lang, mararamdaman mo na parang may something na parang hindi na to love team. Hanggang doon na tumitin si kuya mo, ganun. Na parang, ah, okay, understandable na to. Parang ganun. Hanggang, hindi pa rin naman nila inaamin na. Hanggang dumating nung finale ng Otwal na yun sila umamin. Talaga? Dejo, kalam ko na yun eh. Ganun. So, nasyak ka? Nasyak ako kunyari. Ha? Talaga? Hindi, nasyak ka sa huling nangyari ngayon. Oo. Nababalitaan ko rin naman. May mga bumabash din sa akin kasi nilalike ko yung mga posts ni James. May mga bumabash din naman sa akin sa side ni Nadine na, I mean, James na nilalike ko yung ano. Eh, pareho naman silang nakatrabaho at naging kaibigan. So, ano na yun? Private life na nila yun. And, I respect their decision as long as they're happy. Yun yung parang pinaka-importante kasi siguro sa akin amongst anything importante yung peace of mind ng bawat isa eh. Siguro yun na yung parang hindi natin kailangan matanggal sa mga tao, especially sa industriya na very ano eh, alam naman nating magulo talaga. So ayun, sakit lang kasi binabash ako. Ah, plastika. Like, where? Wala naman akong plastic. Binabash ba? Kasi nilalike ko daw yung mga post ni James, ahas daw si James. Anong kinalaman ko dito? May ganun? Oo, may mga ganun sa side ni Nadine. Ganun din naman sa side ni James kapag nilalike ko yung mga post ni Nadine. Ah, so pareho mo naman pala nilalike? Yeah. So wala kang kinakampihan sa dalawa? Wala naman. Pero nanghinayang? Nakapanghinayang. Kasi nakita mo yung ano eh. Nakita mo yung growth nung dalawa eh. Nakita mo mahal na mahal nila yung isa. Isa't isa. So, nakakasad lang. Like, to be honest ako, naging fan ako. Naging fan talaga ako. Walang halong biro. Oo, oh, promise. Naging fan talaga ako. Kaya rin kami naging ganun kasupportive ni Paeng sa dalawa. Kasi... Sino nga si Paeng? Si Paeng yung kasama ko sa Otwal na Karax Not Dead ko na. Siya yung mas sexy sa akin. Ayun. Kasi naging fan ako kasi... Wala eh, nakakilig sila eh. On and off cam that time, sobrang nakakilig sila. And kapag nakikita ko sila pag lumalabas, tapos makikita ko sila somewhere, they're still the same people na nakatrabaho ko. Like, kahit sabihin mong matagal kami hindi nakita, yung kwento ni James, "Uy, oh, bro, what's up, bro? You go, wala akong naiintindihan, puro English eh." Like, yeah. Yun lang ako sa kanya. So pagkatapos nung nangyaring breakup, nagkausap na ba kayo ni James? Nag-attempt ka bang magtanong? Actually, or kinonsole mo ba yung isa actually, sa kanila? Hindi. Kasi feeling ko this is the time kasi na ano eh, they wanted to have that complete ano privacy for themselves para at least hindi na sila maguluhan. Kasi diba meron, let's be honest, kapag nadidiktahan kasi tayo ng mga tao sa mga naririnig natin, doon nagpupunta yung decision makings natin. And feeling ko ito yung parang pinaka-crucial part sa kanila if they wanna be apart or maybe just time off or anything. Pero alam mo yun, anything can happen eh. James and Nadine is a power couple already in the hindi man sa business side. Pero alam, nakita naman natin na they really love each other. So, yeah. Naniniwala kang posible pa sila magkabalitan. Sa ilid muna tayo. Hello, bitch. I'm sorry, di pa. Thank you, Bob. Si Kuya ay Rosa. This is it. Tiwala. Dito ko na yung sa gitna. Kaya si Kuya ako dito. Ay, di ka? This is it. Number, okay na? Yes, ako. After all this sobrang years, sobrang ano, intriga na ba? Iniwakan na namin dito. Sorry. Okay, ito talaga, showbiz. Ayun. Okay lang po. Signing a management and a film contract for Viva, Viva Films. Forever? Yan yeah, naman yung mga not? Tanong na ganyan, ano? Kasi hindi naman nasusunod. Basta happy. Happy. Ito ba, Mel? Nung tatay, hindi mo. Pwede. Nasa pabila, hindi namin alam. Paano po pag gumawa ka? Actually, yun ay pwede yung mag
magkapatid muna. Ay, oh, magaling siya na magkapatid. Actually, as of this moment, tinatanong niya na ako, ano na nangyari sa'yo? Okay ka? Okay, magaling. He's concerned si Fadir. Yeah. They're very supportive naman. Si Bench kasi parang isa siya sa mga new breed of actor. Yung multi-hyphenated na mga actors. Pwede mag-teatro, pwede mag-music. Kasi hindi namin, kasi diba, well, into music, into movies, into programs on television. Kailangan namin yung mga talents that can... We're doing stage now with yung Ani Batumbakal sa Resorts World. So, gusto namin nakaka... Lamang yung nakakatawid sa iba't ibang platform. So, si Gerald Apoles. Yes, sino mas magaling sa kanila na Gerald? Makakaalaman pa lang. Makakaalaman. So, ganun. That's, I think, yun ang isang strength ni Bench. Versatile. Oo. Oh, gusto namin exploit yung talent na yun. Hindi, totoo. Siyempre, pag nagpapapirma si Veronique ng artist, kailangan may impromiso, ma-fulfill namin. Kung hindi matatapatan ng tamang project, sayang naman eh. Nangangako ka sa artist kasi hindi mo ma-deliver. Yeah. So, when you sign artist, so you see to it, mayroong pupuntahan yung pagsasama. Whether maiksi yun, or 10 years, or 20 years. Meron yun. Hindi inimbento yun na kaya 5 or 10. May reason for yun. May plano. Yeah. There's always a plan. Boss, di ba nakasulat po dito hanggang anak ko po ito eh? Dito, hanggang ba? Dito. Hindi po ba? Anong comment mo? May non-disclose, hindi na yung ma-disclose. Oo, may non-disclose eh. Pero si Ben, sige. Ako po, sobrang happy ako. Kasi, unang-una, aminin naman po natin, mahirap talaga magkaroon ng ganung kind of contract na mabibigay sa'yo. And the trust na binibigay ng Viva, it's something that I wasn't really expecting. Kasi nung lumapit na ako kay na boss, parang nilay down ko lang talaga sa kanila yung card list ko na this is what I wanna do, this is how I want to expand my career and all terms of everything. And ayun, nagkasundo-sundo kami dun sa mga gusto namin mangyari. And I'm just really happy na I'm here. Kasi tsaka ano, I think isang meeting lang, you know? Yeah, isang meeting. Merong meeting of the minds yung madali pagka ano, nakagandaan mo ng loob yung artist. Tapos sa, hindi reasonable ang mga nire-request. All doable, all deserving naman yung mga iniingi niya. So madaling ikasa.